Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ikumbibig pa rin si Suspended Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na sagutin ang mga bintang sa kanya kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid at kay believed inmate na tinaguriang middleman na si Jun Villamor. Dapat sana ay magsusumitin ang kanyang counter-affidavit nitong Martes, ngunit muli siyang naghain ng motion para pigilan ang panel of prosecutors ng DOJ. Sa panibagong motion, muling hiniling ng kampo ni Bantag na ilipat ang kaso mula sa DOJ at ang Office of the Ombudsman na lang ang anya ang magsasagawa ng investigasyon. Sa panayam naman ng media sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, anya dapat sana ay pinagsama-sama na lang ang dalawang kaso ni Bantag. Sa iba pang balita, ang muling pag-alala ng kabayanihang ipinakita ng 44 Philippine National Police Special Action Force. Ang ating kapulisan ay nasawi sa madugong engkwentro laban sa terorista sa Mamasaparao, Maguindanao noong Enero 25, taong 2015. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang kanilang sakripisyo ay di malilimutan at mananatiling inspirasyon para sa bawat Pilipino. Kung maaalala nyo mga kabisi, ang naging target ng Sub-44 na ang operasyon ay tinawag na Oplan Exodus, ang international terrorist at bomb maker na si Zul Kiple Binhir alias Marwan at Basil Usman. Patay sa ekwentro si Marwan, pero ang mapait na kapalit nito ay ang buhay ng ating tropa na noon ay pinagluluksa ng buong bansa. Hintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, ito po, ginugunita po. Katulad po ng sinabi natin sa mga naunsyami nating mga live kanina. Naganap po to panahon po ni Pinoy. Pero katakataka po, no? Nagbigay pa ng parangal sa kanila. Sa kanila ay yung panahon pa po ni Pangulong Duterte. So, kinilala po yung kabayanihan ng Sub-44 nung panahon pa po ni Pangulong Duterte. Okay, ano po ba yung mga nangyari? No? Gunitain lang po. Kinakailangan po hindi natin makalimutan dahil po may mga pinapakalat na naman itong mga dilawan. Ito po ang mga mahihilig sa historical distortion. Sa totoo po, lahat po ng binibintang nila, yung mga mahihilig mag-distort ng history, sila po yun, no? Ngayon po, inaaraw-araw po nila yung napakagandang pamamalakad ni Pinoy na hindi naman po totoo, no? Sa totoo lang po, kaya nga po natalo si Marrojas, no? Dahil ayaw na po ng tao sa pamumuno nito ni Pinoy, no? Okay, isa po to sa mga kapalpakan, yung handling po sa SAP-44. Una po, matapos po ang lahat, nabigla po tayo sa kaganapan. Nakita po natin laman ng mga dyaryo noong panahon na yan na dumating po yung kabaon na nakabalot po ng mga watawat ng Pilipinas, no? Na tiyempo po na dumating po yan, naroon po, hindi po sinalubong ng Pangulo, no? Ito po yung mga bayani na namatay sa pakikipaglaban at ito po ay ayon sa utos na rin, no? Ayon po to sa utos ng Pangulo at that time. Yung chain of command. Sa madaling salita, tumanggap sila ng special po yung ano eh. Kahit hindi po ako nanood ng pelikula, alam po natin yan by heart kung ano yung naganap doon. Meron pong special silang operasyon, no? Lihim, kukunin nila yung si Marwan, no? At na pagtagumpayan po nila yung mission na yun. May mission po silang special. Okay. Pagkatapos, ang masakit po nito nung binababa po sa Villamor Air Base, yung mga nasawi nating mga bayani. Wala pong makita, no? Hindi po makita ni Anino ng Pangulo at nakita po natin yung mga picture
na habang kasabay po eh, habang ibinababa po yung mga bangkay na kahilera po, maganda po ang pagkakahilera ng mga bayani, nakikipagtawanan po no sa mga taga Mitsubishi. Yung po talaga tumatak po sa isip ko yun. Yung tagpo na yun, nasabi ko, grabe naman tong pangulo na to, no? Hindi na ginalang yung ano, yung pagdating ng mga bayaning sa 44. Talagang ano po yun, no? Hindi po yun yung kawalan po ng anong tawag doon, yung simpatya, pakikiramay, pagkilala, no? Tapos nasundan pa po yan yung dumalaw po siya roon sa Camp Krami kung saan nakahimpil yung mga bayaning ito. Ito po yung ano, no? Ngayon lang po to, kasi hindi pa naman ako vlogger noong panahon na yan. Kaya hindi natin gano'n na pagtuunan ng pansin. Ito po yung mga sinabi, no? Sumama po talaga yung loob ng mga kamag-anak ng sa 44. Kasi namatayan po sila, no? Given na po yun. Bukod po sa namatayan po sila, ito po yung mga pahayag ng mga nakipag-meeting. So, iba-iba pong table. Ito po ang sabi, 6 PM po nang sinabi sa amin ng protocol officer namin na hindi muna kami pwedeng umuwi dahil darating si Mr. President. Matagal pa po kami naghintay. Pinaghintay pa sa Burol yung mga kamag-anak. Matagal pa po kami naghintay, 8 p.m. na siya dumating. At nagsimula po niyang kausapin per table ang bawat pamilya, 3 pamilya per table. Okay. Tapos, ito pong si Janet, na ito po yung nagkukwento. Pasado alas 11 na po ng gabi na mapagdesisyonan na ang 6 na pamilyang natitira ay pagsamasamahin na para mas mapabilis pang matapos ang pag-uusap. Bago kami kausapin, nagsabi ang Pangulo na maghihilamos muna siya. Pagkatapos ng mahabang paghintay, nagsimula ang usapan kung saan bawat pamilya ay nagtatanong. Siyempre, gusto po nilang malaman ang pangyayari. This was, ayan po, magtatanong lang po kami, sabi po ng isang pamilya. Bakit tumagal ng mahigit 10 oras ang bakbakan? Bakit walang reinforcement? Ilang survivor na po ang na-interview at sinabi na maghapon sila nakipaglaban para mabuhay pero walang reinforcement na dumarating. Imagine po ninyo, no? Tagumpay po yung mission nila pero rumes back po yung mga kalaban. Nakipagbakbakan pa rin po sila. Alang nga namang tumakbo lang sila. Nakipagbakbakan po sila nang 10 oras. Imaginein po ninyo, 10 oras kayo nakikipagbakbakan. Lahat po ng bala, lahat po ng baon nyo. Buti kung makuha nyo pang kumain man lang yun. Gutom, pagod. Iba pa po yung mission nila. Ilang oras na silang hindi natutulog mula ng mission. Tapos imaginein po ninyo, 10 oras na nakikipagbakbakan. Walang kain-kain yun, malamang. Dahil po siya, binabakbakan kayo eh. Ang tanong lang po ng mga kamag-anak, nasaan po yung reinforcement? Okay. Ito po ang sagot ni Pangulong Pinoy noon. Sabi ko, padala na reinforcement yan. Kaya akala ko, okay na. Hindi mo tiniyak. Ito po yung pinagmamalaking yung pinakadakilang Pangulo. Kung pakikinggan nyo po yung mga kwento ngayon ng mga dilawan, kala mo pinakadakilang Pangulo natin si Pinoy. Mabuti nilang buhay tayo lahat eh. Ganyan po sila magmanipula ng press, ganyan po sila magmanipula ng kwento. No? Niwalang naipatayo yung presidente nyo. Buhay na saksi kami. Ang naipatayo lang, 3 CR na kapit kamay pag umi-evac. Yung pinakamahal na flagpole at tulay na walang ilog. Okay. Basahin para po natin yung mga sinabi ni Noy. Di ko naman alam na hindi pala totoo yun.
At di ko rin alam na bandang hapon ay napapalaban pa rin ang 84th Seaborne. Akalain po ninyo, no? Hindi raw niya alam na wala raw dumating na reinforcement at hindi niya raw alam na napapalabanan maghapon pa. Ang point, di ba yan po yung isa sa kinagalit ni Pangulong Duterte? At that time, mayor po siya ng Davao. Nag-walkout siya eh. Alam niya yung nagaganap sa field eh. Tapos walang utos na reinforcement. Ayaw nilang mag-reinforcement yung AFP. Eh nakaantabay daw po yung mga AFP at that time. Oh yeah. Yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.